Kapatid, may mga biyaya kang natatanggap sa buhay, hindi lamang dahil sa mga dasal mo, kundi dahil sa mga taong nagdarasal para sa iyo. Remember that when we speak about blessing, hindi lamang natin ibig sabihin yung mga blessing na constantly and consciously ay hinihingi natin ng Diyos, sa Diyos, sa panalangin. Lord, give me this, give me that, I want this, I want that, I'm praying for this, I'm praying for that. When we speak of blessings, ito rin yung mga blessings na kahit hindi natin hinihiling, ay binibigay ng Diyos sa atin. Siyempre, nandiyan lagi ang pagmamahal ng Diyos who knows everything we need. At kahit hindi tayo humihingi, ay binibigay niya sa atin. Pero I'd like to think na may kinalaman din dito ang mga panalangin ng mga taong concerned sa atin. Sila yung nagbibring sa atensyon ng Panginoon ng lahat ng ito na mga kinakailangan natin. Ako excited ako. Kunyari, pag namatay ako at mapupunta ako ng langit, sana mapunta ng langit. Yung mga makakasalubong ko, yung mga makikipag-usap sa akin at sasabihin, salamat at pinagdasal mo ko. Honestly, hindi ako excited sa pasasalamat nila. Excited ako na ma-recall, ma-recognize, o makilala sila. Kasi, hindi lamang naman yung mga kakilala ko pinagdarasal ko eh. Halimbawa dito, may madaanan ako nagdarasal sa chapel. Immediately, I'm uttering blessing. Lord, please bless them. Ano man po ang problema ng taong yon. Kuminsan, kahit sa pagkain lang sa restaurant, may makita akong waiter, waitress, biglang may magpo-prompt sa akin, the Holy Spirit prompting me to pray for this person. Pinagdarasal ko. Habang nagdadrive, may makasalubong na funeral na yung prosesyon ng patay, pinagdarasal ko yung kaluluwa ng namatay. Ang dami nito. I see to it na ginagawa ko yun. Kaya medyo excited ako para makilala ko ang mga to. Sapagkat sigurado ako may naging epekto ang dasal ko para sa mga taong ito. Yun nga ba't ang sabi ng ating Panginoon? Sasabihin niya, sasabihin ng mga tinawag niya, ng mga mapupunta sa langit kasama niya, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain namin kayo? Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw at pinainom namin kayo? At sabihin ng ating Panginoon, ito'y ginawa nyo sa isa sa maliliit na ito, ginawa nyo sa akin. At hindi naman siguro kalabisang imaginein na po pwedeng sabihin ng Panginoon, ito ang nagpakain sa inyo, ito ang pinakain mo, ito ang pinagdasal mo, ito ang pinagmalasakitan mo. I think that would be wonderful. Kaya sana mga kapatid, wag po natin ipagwalang bahala ang halaga at ang kapangyarihan ng pagdarasal para sa ating kapwa. Wag po natin itong pag-atubilihang gawin. Wag natin itong panghinayakan. Wag natin itong katamaran. Wag po natin itong pagpapaliban sapagkat maraming mga biyaya ang masasayang. Sa pagdarasal mga kapatid, hindi naman kinakailangan ng mga malalalim at mahabang mga salita. Ang kinakailangan lamang natin ay ang seryosong malasakit para sa ating kapwa. At tulad nung mga salita ni San Pablo sa ating unang pagbasa, kung babasahin po ninyo, kaalinsabay ng ibang mga sulat niya sa mga komunidad na ginagabayan niya, mapapansin po ninyo yung malasakit niya. Yung kagalakan nila ay kagalakan niya. Yung suffering nila ay parang nararamdaman niya. Ganun ang dapat na maging laman ng ating panalangin para sa isa't isa. Yung hindi basta maipagdasal lang, kundi dahil we care. Talaga. Ang sabi naman ng Panginoon, hindi naman tayo dapat gumamit ng maraming mga salita. Pero this does not necessarily mean na wala na tayong gagamitin yung salita. Ang gusto lamang nitong sabihin, dapat ang dasal natin ay talagang galing sa puso natin. At syempre, siguradong ito'y galing sa puso. Kung ang mga dasal na yan ay galing talaga sa pusong pinagmamalasakitan ng ating ipinagdarasal. And one thing, po tayo mag-alala sapagkat kapag tayo nagdarasal para sa iba, ang Diyos ang siyang bahala para sa ating mga concerns at problema. Amen. Maging mabait ka sa mga nasa ibaba. Huwag mong ibabrag na nandito ka at nandiyadyaan lang sila. Ramdam naman ng mga nasa ibaba that life is not so fair talaga. Pero huwag mo nang iparamdam pa sa kanila. Nakadapa na, isusubsub mo pa. Yung ini-scam na mga mahirap lang,
yung mga pinauutang, tapos ang laki ng katubo? Siyang nagsabi, ano man ang gawin mo sa isa sa maliliit na ito, sa akin mo ginawa. At kapag sa kanya natin ginawa, anong sinasabi ng Proverbs 19:17? Pinapautang natin siya. At kapag pinautang natin ang Diyos, magpapayad siya. And how do you expect God na magbayad sa iyo? Tumutulong tayo mula noon hanggang ngayon, mula sa ating pangangailangan. Tayo rin ay nangangailangan. Kaya hindi yun tulong. Magmamahal yun. Kapag tinulungan ka ng kapatid mo at kailangan din niya ng pera, tinulungan ka ng kaibigan mo, kailangan din niya ng pera. Kapag tinulungan ka ng magulang mo, kailangan din niya ng pera. Don't call it help. It's love. Huwag mong sabihin lang, tinulungan ako ng kapatid ko. Ang sabihin mo, mahal ako talaga ng kapatid ko. Kamakailan ay nag-viral yung reklamo ni Vice Ganda sa Philippine Airlines hinggil sa kanyang pangit na karanasan nang siya'y pauwi na, sila'y pauwi na dito sa Pilipinas galing Thailand. Ganito ang kanyang tweet. Grabe ka at Flypal. Grabing pangaabala at perwisyo ang dinulot mo sa masayasan ng trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di na nakasakay ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawala ng upuan. At mabilis namang nag-reply ang PAL. Ganyan ang sulat. Napunatuloy ng ibang mga netizen ang sabi ng isa, basta celebrity ang nagre-reklamo, mala-essay ang explanation. Pag ordinaryong tao, one sentence lang, banat naman ng isa. Siguro kung hindi si Vice Ganda ang nagreklamo, tedma lang sila. Totoo ba? Sa bagay, minsan, kapag may nalaman tayong namatay, nagwapo at maganda, nangihinayang tayo. Lagi nating sinasabi, ay, sayang naman, ang ganda pa naman, ang gwapo pa naman, bata pa. Bata pa. Bagamat 40 na, Father, bata pa yan. Oo nga. Eh bakit ganun? Minsan, kapag 20 anyos lang yung namatay, di gwapo, hindi maganda. Ano sinasabi mo? Ay, oras na niya. Grabe siya. Kaya nangyayaring talaga yung hindi patas na pagtingin sa kapwa-tao in many different forms. Iba ang pagtingin natin sa may itsura, sa matalino, sa mayaman, sa may impluensya. Nag-uuna-unahan tayo sa pag-entertain sa kanila. Parang hindi tayo nabupor, napapagod sa pag-estima sa kanila. Pinakikitunguhan natin sila laki ng maganda. Pero kapag hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, laging pinagtatawanan, tampulan ng tuksuhan ng tawanan. Pag mahirap, nechipwera, inaape, pinagpapasapasahan, pinaasa. Kapag hindi ganong matalino, iniisahan. Kapag wala ng balls, mas lalong hindi pinakikinggan. Kaya nga meron tayong palasak na kasabihan, iba na nga naman yung tinititigan sa tinitingnan lang. Mapalad ka kung isa ka sa mga tinititigan. Pero tandaan mo, kung isa ka sa mga tinititigan, meron kang pananagutan sa mga tinitingnan lang. Basic dyan yung kapag ikaw yung nasa itaas, mas makapangyarihan ka, mas may say ka, mas matalino ka, mas malakas ka, literally and figuratively, mas maging mababang loob ka, maging mabait ka sa mga nasa ibaba. Ikaw ang dapat mag-adjust kasi may ibababa ka pa. Sila wala nang minsang itataas sapagkat nahihiya sila o baka hanggang doon na lamang talaga ang kaya nila. Huwag mong ibabrag na nanti dito ka at nandiyadyaan lang sila. Huwag ganun, Brad. Basic na halimbawa, ayan, napapanahon. Long weekend, kaya ayan na, ayan na, ayan na. Umuwi na galing Maynila, yung mga feeling main characters ng pamilya. Yung mga galing Maynila, yung mga nag-aaral dyan, yung mga magandang trabaho, nagbibigay ng malaki sa kapatid, sa magulang, ayan tayo eh. Di ba? Pag nandyan sila, yung mga kamag-anakan mong pagbaba ng sasakyan, nakashades kahit umuulan. Pag nasa bahay, natataranta hindi lang ang mga kasambahay, kundi pati na ang mga kamag-anakan. Ano ba ang gusto? Saan ba gustong pumunta? Minsan makikiramdam ka pa, maganda ba mood niya? Diba? May kaibigan kang ganyan, may barkada kang ganyan, na kapag kausap mo, ramdam mo ang inyong kaibahan. Huwag ganyan.
Ang sabi sa Kawikaan o Proverbs 22 verse 2, lahat tayo ilikha ng Diyos, mahirap mayaman. And the rich, the famous, the good-looking, the strong, we're not created by God with some form of special ingredient. No. Lahat tayo, we were created, every one of us, in the image and likeness of God. Tayo lang talaga yung naglagay ng agwat na may mayaman, may mahirap, may mahalaga, may lang kwenta, mayroong may itsura, mayroong... Wala talagang itsura, walang mukha. Grabe, di ba? And the Lord is telling us, hindi dapat ganyan. Huwag ganyan. Ramdam naman ng mga nasa ibaba that life is not so fair talaga. Pero wag mo nang iparamdam pa sa kanila. Nakadapa na, isusubsob mo pa, mananagot ka. Yan ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Napakaliwanag nito. Ang sabi doon, huwag natin silang aapihin. Api na nga eh. Sapagkat mananagot ka, hindi ko kayo tinatakot. Yan ang sabi niya. Kaya ako, ayan, nakikinig yung mga magulang ko, lalo na yung nanay ko na minsan maganon. Kahit yung mga kapatid ko, maging mabait sa mga nagtatrabaho sa atin. Kahit galit ka na, huwag mong mumurahin, huwag mong hihiyain. Kilabutan ka sapagkat may sinabi ang Panginoon sa atin. Mananagot tayo sa Kanya kapag silang api na ay tumain sa Kanya. Hindi ko nga po malaman kung saan nanggaling yung pamanhiin at kung may katotohanan niya pa. Yung kapag may pinatay daw at hindi pa sumusuko yung pumatay, maglagay daw ng sisiw sa babaw ng kabaw ng patay para daw makonsensya yung pumatay. May mga kaso na kapag natapos yung lamay, wala pa rin lumulutang na pumatay, wala pa rin nakukonsensya. Naku, totoo po. Yung iba, pati yung sisiw, inililibing kasama ng patay. Totoo, nilalagay sa loob ng kabaong. Kawawang sisiw. Walang kinalaman na damay. At kawawa rin yung patay. Gusto mong mamahinga, paano ka mamamahinga? Sinamahan ka ng sisiw na maingay. And I don't know with you kung yan ay totoo. O sige, granted for the sake of argument, kasi may nagko-comment din dyan. Totoo yan. Sapagkat yung kapatid ko pinatay, naglagay kami ng sisiw. Hindi pa natatapos yung lamay. Nakonsensya na yung... O sige, kahit nakonsensya pa, nakapanood ka na sa TV na habang ini-interview yung salarin, umiiyak pa, ano ang sinasabi? Sinasabi ba niya, kaya po ako sumuko. Lagi ko narinig yung sisiw. Walang ganun, Mars. Ang maririnig mo sinasabi, hindi ko na po maatim. Inuusig po ako ng aking konsensya. Konsensya! And conscience is not the chirping sound of that little chicken. Conscience is that little voice of God in our hearts. Men, kahit pa manok ang ilagay mo on top of the kabaong, umalis ka, ilang distance, hindi mo marinirinig yan. Pero kapag munting boses ng Diyos sa ating konsensya, kahit saan ka magpunta, kahit saan lupa-lupa, kahit lagi mong takpan ng iyong mga tenga, maririnig at maririnig ko siya. Napakarami ko ng karanasan ganyan. Sa kumpisal, ay, kala mong pinakamatigas natin kasi ang takal hindi ng kumpisal, nakapatay, lalapit at lalapit yan sa kumpisalan. Lalo na kung Katoliko yan. Lilipas ng maraming taon pero luluhod at luluhod sa Diyos. Totoo yun. Kaya sa Kanya tayo dumaing. Lagi kong sinasabi, kapag tayo ay may naargapyado, pag may niloko ka, halimbawa, illegal recruiter, nako, lalong-lalo na yung mga nagbebenta pa ng kalabaw, ng lupa nila, tapos nulokohin mo, yung ini-scam na mga mahirap lang, yung mga pinauutang, tapos ang laki ng patubo, halos hindi na mapayaran. Father, pinauutang ko naman eh. Hindi mo tinutulungan. Lalo mong binabaon sa utang. Tulungan mo, pautangin mo, siguro interest konti lang. Sa mayaman, pwede ka pang magpatubo kahit paano. Kasi paikutin lang niya ito. Pero sa mahirap, maawa ka. Kasi walang pambayad ito. Kapag ganyan ang ginawa natin, at lumuhod yan sa Diyos, at nanalangin, at umiyak, nakaw! Sinabi, bakit ganito yung buhay ko? Dapang-dapa na ako. Maawa ka naman sa akin. Ikaw na po ang bahala sa taong nagpautang sa akin.
at ang interes ay napakala. Ikaw na po ang may detret pa ako. Wala naman akong ibabayad. Ikaw na po ang bahala sa umapi sa akin. Pag ganon, kung ikaw yung umapi, nakaw! Arrrr! Di totoo, matakot ka na. Mas nakatatakot ito sa mga horror movies ngayon. Kasi ito, totoo. Kasi sabi ng Panginoon, mananagot tayo. Mararamdaman mo ang higanti ng Diyos sa ngalan ng mga taong inapi mo. On the other hand, kapag tumulong ka sa tao, ang laki ng tulong mo, tapos hindi makabayad o makaganti sa'yo, hindi ka pa lumalayo, sasabihin na, bahala na po ang Diyos sa inyo. O kaya hindi mo man marinig pag nagdasal yan sa Diyos. Kasi bago mo tulungan yan, nagdasal yan sa Diyos. At ikaw ang pinadala ng Diyos. Babalik yan sa Diyos at magtarasal ulit. Lord, salamat, napakabuti mo. Hindi mo ako pinababayaan. May tumulong sa akin kanina. Lord, ikaw na ang bahala sa kanya. Congratulations. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mararamdaman mo ang ganting pagpapala ng Diyos sa iyo. Siyang nagsabi, ano man ang gawin mo, sa isa sa maliliit na ito, sa akin mo ginawa. At kapag sa kanya natin ginawa, ano ang sinasabi ng Proverbs 19:17? Pinapautang natin siya. At kapag pinautang natin ang Diyos, magpapayad siya. And how do you expect God na magbayad sa iyo? Sa currency mo? No, sa currency niya. Peso tayo, dollar ang Amerika, bakit napakatindi ng lamang, hamak na mas mayaman sa pansang Pilipinas ang Amerika. Eh, nasan ba ang Diyos? Nasa langit. Nasa langit na sinasabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. So yung currency ng Diyos, no eye has seen, hindi pa nakikita ng iyong mga mata, hindi pa naririnig ng iyong mga tenga, hindi mo pa naiisip ang ibibigay na bayad ng Diyos sa'yo. Remember ang sabi ni Kristo, kapag nagbigay ka, ibabalik niya siksik, liglig at umaapaw pa. Marami ang naniniwala sa inyo na kaya tayo nakapagpatayo ng simbahan, even during the time of pandemya, wala pang 2 taon na itayo na ito sapagkat alam niyong maraming tumutulong. Tama, pero kulang. Hindi lang po tayo tinutulungan, tayo rin ay tumutulong. Makikita po ninyo, audited naman yan. Ang finance natin, recorded yan. Walang makapaglalabas ng pera ng illegal dyan. Recorded po yan, maliwanag, audited ng diocese. Makikita mo sa record, yung binigay nating mga ayuda nung panahon ng pandemya, yung ibinigay nating pang-relief goods nung may mga bagyo, may mga nasalanta. I remember, nung nag-donation drive tayo, nag-dwindle yung online donation para sa parokya. Pero okay lang yun. Pero kasi nakalikom naman tayo ng milyon-milyon sa donation drive natin para sa mga nabagyo noon. Hanggang sa mga pagbibigay natin sa mga worthy na mga mag-aaral pero walang pampaaral. Yung mga dapat na ipa-ospital, abuloy sa mga namatayan. Hanggang sa makapagpatayo rin po tayo ng isang kapilya na nasisira na dahil nakatenga, etc. Hindi ko lang sinasabi sa inyo sapagkat baka sabihin ng iba sa inyo, Father, para sa simbahan yung binigay namin, opo. Pero pag sinabing simbahan, tandaan po natin, first and foremost, hindi gusali kundi tao. Walang silbi ang gusaling simbahan kung walang taong pamayanan. At ang sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, walang saysay ang pagsisimba pagdarasal natin kung hindi natin ito papakita sa pagmamahal natin sa kapwa natin. At kasi po pwede niyo rin sabihin, Father, I get that, pero tayo ang nangangailangan din naman ng tulong. Precisely, that's my point. Sige nga, lalong-lalo na sa mga laging nagsisimba dito, yung kasakasama namin mula una hanggang ngayon. Ang question ay, naramdaman mo ba na kinailangan talaga natin ng tulong? Naramdaman mo ba na gipit tayo sa pera? Naramdaman mo ba na minsan ay pupwedeng matigil yung pagpapagawa kahit ilang araw lang? Narindi ka ba sa akin sa mga announcement? Kailangan po natin ng ganito, kailangan natin ng ganon. Hindi ako nag-a-announce ng ganon. Makikita mo, may cross na. Makikita mo, may station of the cross na. Makikita mo, maganda na yung pinto. Makikita mo, maganda na yung ilaw. Later on, makikita mo, may chandelier pa dyan. Nagugulat ka na lang. Pero hindi natin na pinag-uusapan. Ang lagi mong naririnig sa akin, salamat.
Salamat at nagpunta kayo dito. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat sa pagtangkilik sa alkansya. Salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop. Yun lang. Kaya hindi mo naramdaman na tayo'y nangailangan. At bakit? Kasi tayo'y nagpautang ng 5-6. Hindi lang 5-6, 5-7 pa. Hindi lang 5-7, 5-9 pa. Multiply to the highest level. Kasi nagpautang tayo sa Diyos. At gumaganti ang Diyos ng biyayang hindi nauubos. Promised. Sapagkat obviously, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Napakahalaga ng utos. Anong sabi niya? Magmahal kayo ng kapwa niyo. Tandaan po natin, ha? Tumulong tayo at tumutulong tayo. Hindi mula sa ating kasobrahan. Wala tayong sobrang pera. Nakita niyo may mga pagawain pa. Tumutulong tayo mula noon hanggang ngayon. Mula sa ating pangangailangan. Tayo rin ay nangangailangan. Kaya hindi yun tulong. Pagmamahal yun. Kapag tinulungan ka ng kapatid mo at kailangan din niya ng pera, tinulungan ka ng kaibigan mo, kailangan din niya ng pera. Kapag tinulungan ka ng magulang mo, kailangan din niya ng pera. Don't call it help. It's love. Huwag mong sabihin lang, tinulungan ako ng kapatid ko. Ang sabihin mo, mahal ako talaga ng kapatid ko. So, yun ang ginagawa ng simbahang ito. So, hindi nakapagtataka na hindi nagkukulang talaga ang Diyos sa simbahang ito. Akala ko nga po nung una, pag natapos na yung simbahang ito, kahit tayo may mga pagawain pa, yung iba sa inyo dito hindi na magsisimba. Kasi, quite understandably, di naman kayo taga dito eh. Almost 95% ng mga nagsisimba dito, di naman taga dito, taga ibang lugar kayo, taga ibang parokya kayo, at maraming salamat po. Tinulungan nyo kami makapagpatayo. Kung wala kayo, hindi maitatayo ito. So, isinisip namin, pag natapos na, kahit may ibang pagawain pa, na konti na lang talaga, kukonti na lang ang magsisimba, kasi natulungan nyo na kami at nagpapasalamat na kami talaga. Pero hindi eh. Ilang beses na ako nakapagpabili ng dagdag na monoblock chairs. Kanina lang sabi ng sekretary ko, Father, kailangan pa natin ng monoblock. Ang dami nagsisimba sa labas. Hindi kayo kumukonti. Dumadami kayo. At salamat po sa inyo. At lalo tingit salamat sa Diyos. Kasi darating ang pagkakataon, wala nang pagawain, pero nandiyan pa rin kayo. Ang promise ko, Lord, kung nandiyan pa rin sila, nandiyan pa rin ang mga blessings mo, audited, reported, tutulong na po tayo sa ibang mga parokya, lalong-lalo na yung mga mahirap talaga. Gusto nating maramdaman nila yung pagmamahal na naramdaman natin dito sa ating parokya. Sapagkat ganon ang pagmamahal. Sabi nga sa 1 John 4:10, it's not that we love God, it's that He loved us. Hindi tayo ang nagmahal sa Diyos, Siya ang nagmahal sa atin. Kaya tayo nakapagmamahal ng lubos sapagkat minamahal tayo ng Diyos. And that is a big reminder for us, for each and every one of us, lalong-lalo na sa inyo na mga napapagod ng magmahal, nahihirapan ng magmahal, natatakot ng magmahal. Hindi ka hihilingan ng Diyos na magmahal kung wala siya sa iyong ipaparamdam na pagmamahal. Kaya hindi ikaw ang pinanggagalingan ng pagmamahal. Dinadaluyan ka lang. So feeling mo lang, nawawala na yung pagmamahal. Parang hindi mo na kayang magpatawad. Parang hindi mo na kayang magbigay. Parang hindi mo na kayang magsakripisyo. Kala mo lang yun. Bakit? Kasi napapagod ka ng maging daluyan. Walang ibang daluyan eh. Ayaw maging daluyan ng asawa mo. Ayaw maging daluyan ng ibang mga kapatid mo. Sadyang ikaw lang. Lagi na lang ikaw. So ang feeling mo, nalalaspag ka na bilang daluyan. Pero the good news is this. Kahit parang laspag na bilang daluyan, hindi ka mamawalan. Kasi daluyan ka lang. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan. You are not the source. God is the source. So wag mong isiping, wala na. Meron ba? Nagkaklag lang kasi napapagod ka na. Pero bakit ka mapapagod kung wala nang ibang magiging daluyan pa ng biyaya sa iba, lalo na sa iyong pamilya, kundi ikaw na lang talaga? Basta ang isipin mo, hindi ka mawawalan. Kasi bago sila mapuntahan ng grasyang manggagaling sa Diyos, ikaw muna, hindi ka hihilingan ng Diyos ng bagay na hindi na muna niya sa iyo ibibigay. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Sigurado ko, napakarami ng relasyon ang nasira, napakarami ng problema ang mas lumala dahil hindi in-explore yung baka sa expression na yan. Baka pwedeng pag-usapan muna.
gawin mo, lahat. Lahat. Lahat ng angulo tingnan mo. Lahat ng paraan gawin mo para ma-restore yung relasyon nyo mo sa tao or mag-end na, mapahupa yung gulo. Meron tayong kasabihan, di ba? Time heals wounds. Time heals wounds. Parang hindi lahat. Kung may alitan kayo ng isang tao, huwag nang magpa-delay pa ha, habang may panahon. Sapagkat napakaraming alitan ng lumala dahil dinilay yung pag-sorry, pagtanggap ng sorry, yung pag-a-adjust, yung pagtawag, yung pag-text, yung pagpaparamdam. Time certainly does not heal wounds. Time will not be your friend. It will be your enemy. Ito ay magpapalala pa ng alitan ninyo. Kasi habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, lagi kayong mag-uusap ng hindi ayos. As time passes by, yung mga good memories ninyo, napapalitan ng inis mo, napapalitan ng galit mo, napapalitan ng gigil mo, hanggang sa ma-motivate ka na to move on in your life without that person. Kamakailan ay nagimbal, nagulat ang marami sa atin sa biglaang pagpanaw ni Bishop Makaraig ng Tarlac. Sigurado kong mas nagulat yung mga kasakasama niya few moments bago siya bawian ng buhay. Mayroon akong isang kakilala. Sabi niya, Father, kasakasama ko pa. Masiglang masigla. Nagmisa siya, nandun ako, kumain kami pagkatapos. Ang lakas niyang kumain, dami niyang nakain. Tapos ngayon, wala na. Medyo emosyonal yung nagkukwento, pero sasabihin ko sana, ba't po kayo nagtataka? Magtaka po kayo kung ngayong patay na, mamaya, makasama mo pa. Pero ang gusto kong ipunto, ganun naman talaga ang buhay. Tayong nabubuhay ay mamamatay at mamamatay. Sinabi ko po ito as by way of interest, sapagkat sa ating ebanghelyo ay sa palagay ko'y pinaghahanda tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo pat ang mga pagbasa sa mga araw o sa mga linggong ito tungkol na sa paghahanda sa pagharap natin sa Panginoon. Inasmuch as hindi tayo ang magtatakda, kundi siya. Anytime of our life. Kaya dapat, we should be prepared anytime of our life. At isa sa paghahanda na sinasabi niya sa atin ngayon sa Ebanghelyo ay has something to do with restoring relationship, ending conflict. Ito po ang pwede nating ma-deduce sa sinabi niya dito na kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka muna sa nasakdal habang may panahon. Sa pagkakaalam ko, may mga kaso na bago iakyat sa korte, sa hukuman, may nagaganap munang mediation. Hindi lang sa barangay. Alam ko may isang sangay na nagmamanage nito. Kung saan pinaghaharap-harap ang mga concerned people. Yung mga nagre-reklamo at yung mga inireklamo para pag-usapan yung problema. In an attempt na hindi na ito'y lumala pa. Sabi nga natin sa expression natin, baka pwedeng pag-usapan muna. And I like that. Baka pwedeng pag-usapan muna kasi madalas sa tindi ng emosyon natin, kina-cancel out na natin agad yung possibility ng expression net. Kailan na wala nang dapat pag-usapan. Sigurado ko, napakarami ng relasyon ang nasira, napakarami ng problema ang mas lumala dahil hindi in-explore yung baka sa expression net. Baka pwedeng pag-usapan muna. At ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Explore muna natin. Makipag-ayos muna, makipag-usap muna. Makipag-dialog muna. Mag-reach out muna. Dapat tayo may gawin muna. Natatandaan po ninyo yung halos kaparehas nito, yung Matthew 5:24 na nagsasabi sa atin, kapag ikay nag-aalay at naisip mo na may hinanakit sa iyo ang kapwa mo, iwan mo muna yung alay mo, munta ka dun sa tao, makipag-ayos ka muna, makipag-usap ka. So bago tayo humarap sa Panginoon, sa altar, o sa kabilang buhay, dapat gumawa daw muna tayo ng paraan na kausapin ang ating nakaalitan in an attempt to restore relationship or to end conflict. At notice, ang sabi dito, kapag naisip mo na may sama ng loob sa iyong kapwa mo, hindi sinabi dito ha, kapag naisip mo yung sama mo ng loob sa kapwa mo, ang sabi, kapag naisip mo na may sama ng loob sa iyong kapwa mo, kasi madalas, kapag tayo may alitan, ang concern lang natin, ang mahalaga lang sa atin, yung point natin, yung galit natin, yung inis natin, we disregard automatically yung point ng kapwa natin, yung galit, yung inis,
yung sakit na naramdaman ng kapwa natin. It doesn't mean na hindi mahalaga yung point natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, tingnan mo rin yung point niya. Take it into consideration. So basically, ang sinasabi ng Panginoon, gawin mo lahat, lahat. Lahat ng angulo, tingnan mo. Lahat ng paraan, gawin mo para ma-restore yung relasyon niyo mo sa tao or mag-end na, mapahupa yung gulo. Kamakailan, mayroon akong kinausap na architect on behalf ng isa niyang kliyente. Nagkaroon sila ng project. So, may kontrata. Suddenly, after 2 weeks yata na nag-commence yung project, si client nag-back out. Nagkaroon ng ibang plano. So, nagulat si architect. Lalo pat nakagastan na raw siya, nahustle na siya, may mga naabala lang tao, may mga nagawa na kahit pa paano. And ang sabi ni RK, Father, hindi siya nakipag-usap. Ang tagal. Kung hindi ko pa sinulatan, hindi makikipag-usap. Ang sabi naman ni kliyente, Father, hindi. Naghihintay ako na mag-usap kaming dalawa. Nagparating ako, nagpasabi ako, naggusto ko ng meeting. Eh, hindi ko na alam kung sino nagsasabi sa kanila lang. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi umabot ang buwan, naging taon na yata eh. Hindi lalala yung problema. Kung sa early days, nag-usap na sila. Meron tayong kasabihan, di ba? Time heals, wounds. Hindi ko alam kung ano batayan yan. Meron po ba kayo konkretong batayan? Time heals, wounds? Parang hindi lahat. So hindi garantisado yung saying na yan. Ang garantisadong saying, God heals. Jesus heals wounds. Because Jesus is our greatest healer and physician. May magagawa ang Diyos. Mapapagaling ka ng Diyos. Garantisado. Lubos. Ngayon, kung papaanong sa isang doktor o physician, pinakikinggan mo yung payo niya at sinusunod mo. O eto ngayon, our Lord, our great physician, is telling you, telling me, kung may alitan kayo ng isang tao, huwag nang magpa-delay pa ha. Habang may panahon, puntahan mo na, makipag-ayos ka. Sapagkat napakaraming alitan ang lumala dahil dinelay yung pagsusorry, pagtanggap ng sorry, yung pag-a-adjust, yung pagtawag, yung pag-text, yung pag-aparamdam, yung pag-mediate ng kani-kanilang mga kaibigan, ng kani-kanilang mga kapamilya, yung namagitan sana upang napagkausap at napagkasundo yung dalawang taong sa kanila ay mahalay. Dahil sa pag-delay natin, lumalala eh. Lumalala. Because time certainly does not heal wounds. Lalong-lalo na sa mga magkakaibigan, ay nako. Lalong-lalo na sa mga magkakapamilya, ay nako. Sa mga mag-asawa, sa mga magkasinta, ay nako. All the more, lalong-lalo na, time does not heal wounds. Para sa inyo, time that passes, time will not be your friend. It will be your enemy. Ito ay magpapalala pa ng alitan ninyo. Kasi habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, lagi kayong mag-uusap ng hindi ayos. Eh kasi magkaibigan na may common friends kayo eh, magkapamilya kayo eh, nandiyan ang anak ninyo eh. Hindi naman kayo totally po pwede ma-separate at once eh. So I repeat that, habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, patuloy kayong mag-uusap ng hindi ayos. Ano yung pag-uusap ng hindi ayos? Parinigan, patamaan. Eh alam naman natin ang parinigan, patamaan, laging may dagdag o laging may bawas yan. Kaya mas lumalala lang in time. It widens the gap between you and deepening the hurt in you. Dahil, as time passes by, yung mga good memories ninyo, napapalitan ng inis mo, napapalitan ng galit mo, napapalitan ng gigil mo, hanggang sa ma-motivate ka na to move on in your life without that person. Kasi sasanayin mo na ang sarili mo, o nasasanay ka na, nawala na siya, kaysa namang nandyan siya, iniisip mo siya, concern mo siya, pero nasasaktan ka lamang kapag iniisip mo siya at yung ginawa niya. So dapat, mag-usap. Kayo namang mga nilalambing kung minsan, lalo na kayo mga babae, huwag nyo nang pahirapan kung minsan yung mga naglalambing sa'yo. Kasi gusto ko mag-sorry siya. Gusto ko may I love you muna. Yung tinext ka, move na yun ng asawa mo eh. Move na yun ng boyfriend mo. So dapat, signal na yung kinibo ka, niyaya kang kumain, hinanap ka, tinanong ka. Eh hindi, minsan pa, oh, gusto ko ganito, gusto ko ganun. Hey, wag ko sa inyo. Huwag na natin pahirapan pa ha. Alam mo naman at alam nyo sa isa't isa na gusto nyo na doon din agad pumunta na magkasundo kayong talaga. Kasi maraming mga nasasayang.
na panahon, yung time na lumaalis at lumalampas, that is time wasted. Tandaan natin yan. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo iba sa isa't isa. Gawin natin agad, ngayon na, nauna ang lahat ng paraan for reconciliation. Ngayon, hindi man natin ma-achieve yung reconciliation, we may not restore that relationship, we can end or pacify the conflict. Pwedeng hindi maibalik yung dati, pwede namang hindi na lumala yung nasimula na yung conflict nyo sa isa't isa. Ang sabi nga sa UN, yung isang representative ng Palestine, tigilan natin yung gera. Hindi man for the sake ng mga namatay na, eh for the sake ng mga buhay pa na po pwedeng mamatay pa rin kung hindi ititigil ang gera. So, kung meron ng conflict kayo, eh, mag-usap. Kasi hindi man kayo magkasundo, makatutulong yung pag-uusap upang hindi na lumala pa yung pag-aaway, hindi na magsanga-sanga, wala ng ibang matamay, wala ng ibang masaktan. At sa mundong ito, hindi lang sa mundo ng politika, you'll never know. Maliit lang naman ang mundo eh. Nandyan, pwedeng yung nakaaway mo ngayon, pwedeng mahingan mo o kailanganin mo later on ang kanyang tulong. Besides, ang tao nagbabago. At nagbabago man siyang mabuti, nagiging masama, hindi yun ang naturalesa niya. Ang tao, totoong mabuti, naturalesa niya ay mabuti. So yan man ay naging masama, babalik at babalik yan sa pagiging mabuti. Most probably. So, let us not build walls. Paano ka magsisikap kung ang lagi mong kasama ay mga taong tamad? Paano ka magiging good vibes lagi kung nega ang mga taong nakakasalumuha mo? Paano ka lalapit sa Diyos kung ang mga kasama mong tao ay malayo sa Diyos? You see? People matter because they influence our character. Brothers and sisters, I believe bago pa tayo nilikhay na ang Diyos, alam na niya ang kanyang magandang plano para sa atin. At hindi pa man, He had already lined up right people na makaka-impluensya sa atin ng mabuti at maganda upang maabot natin ang kanyang pangarap para sa atin. Now, we could not be with these right people if we will get stuck with wrong people. Kaya hanggang maaga, kumawala ka sa mga toxic na taong iyan. Sa mga taong ang layunin ay pababain ka lang. Sa mga taong hindi nakatutulong sa iyo. Sa kabutihan, kumawala ka hanggang maaga. As in now na. Kasi marami tayong panahon na nakakasaya. Ngayon kung hindi po pwedeng abruptly or madalian, unti-unti. Halimbawa, kung wala kang choice, kundi magtrabaho sa lugar na ito, sa pamilyang ito, sa mga set of people na ito, limit mo yung panahon mo sa kanila. Kausapin mo lang kung kinakailangan talaga. Now, kung hindi ka talaga po pwedeng kumawalan sapagkat ang tinutukoy nating toxic na tao ay miyembro ng iyong pamilya, eh problemang talaga. Eh hindi. Kung ganyan, pag sumikapan mong maging parang bangka na lang. Bangka. Bakit ang bangka? Ang bangka ay naglalayag sa ibabaw ng tubig. Naglalayag sa ibabaw ng tubig na hindi niya pinahihintulutan na pumasok sa kanyang loob ang tubig sapagkat siya ay malulunod. In other words, strive not to be so much affected by these people. O kung naapektuhan ka man, kung hindi ka maging bangka, be like a tree. Ang puno, alam natin, nag-a-accept ng carbon dioxide na po pwede natin sabing poison. Pero in the process, it transforms such poison to oxygen. Yun ay mas nakatutulong sa kanya at kapag ini-emit niya palabas, bini-breathe out niya, mas nakatutulong din sa iba. Kapag ganun ang nangyari, then, kahit yung mga pagkakataon at sitwasyon at tao na pinapadala sa atin ng demonyo upang sirain tayo sa awa ng Diyos, ay pupwede pa sa ating makatulong upang mas maging fulfilled tayo pagdating ng panahon. Mas nagiging sweet kasi ang accomplishment o ang fulfillment if along the way, we will encounter situations, problems, especially people who will challenge us. And then in the end, we will
rise above them. Mas nagiging sweet ang accomplishment at ang fulfillment. Sabi nga po ng finals MVP at ng go-to guy ng Milwaukee Bucks, ang player na si Giannis, ang sabi niya ay parang ganito, pwede naman siyang mag-champion ng madali eh. Yung bang sa asanib na lamang siya sa isang super team na may mga star players katulad nila LeBron James, katulad ng nila lang na Kevin Durant, pwede naman siyang sumali dun eh. Pero nandun siya sa team na walang superstar, walang star player. Mahirap yon, but he chose it. They chose the hard way and they did it. And so it was sweet. It was a sweet accomplishment and fulfillment kasi along the way, they really encountered hardships. Ito po sana mga kapatid ang isa sa mga biyayang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Ang kung po pwede, mapili talaga natin ang mga tao na gagalaw sa buhay natin. Kung hindi man, ay matulungan tayo ng Panginoon na kahit yung mga negative vibes na ibibigay ng mga taong ito sa atin ay ma-transform natin into an energy, positive energy, para mas maging matiyaga tayo, mas maging mapagmahal tayo, mas maging maunawain tayo, mas tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos, at mas maging humble tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayaang magtapos sa problema ang buhay mo. Mas namanampalataya ka sa Kanya. Laban. Kapit lang. Eh kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela, na aargabyado yung bida, anong sinasabi mo? Ay, nasa Kanya ang huling halakhak siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sasabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung story. Pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate 1854, defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period to eh. Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo. Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda na, maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos, kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos, may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, eh kung yung solar system, ayos na ayos eh. Gumagana ng maayos eh. Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyadong tansyado. Maayos na maayos. Kung yung solar system, naayos na ang buhay mo, hindi niya maayos.
at kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa kanya? Eh, Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa! Ikaw na mag-ayos! Di ba, minsan ganun tayo? Ito, ikaw na. Teka, inaayos ko eh. Diyan ka. Eh, ba't ganun ang ayos? Eh, ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Eh, sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Eh, malinaw, hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And he may allow you na isipin, he is failing in your terms. Basta you allow him to win in his terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat eh. May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling eh. Pero huwag mo sabihing natalo sila. Huwag mo sabihing natalo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya huwag mo sabihing natalo siya. Hindi ka matatalo kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo. Tagal ko nag-iisip ng i-homily ngayon. Tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung hindi pa napapolish, hindi pa nag... Ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakatulog ako. Kakaisip. Pagising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito. 30 minutes lang. Pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, eh hindi nga yan ang gusto kong sabihin mo eh. Matulog ka. Pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. At sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko nang gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misa. Hindi nga ba't iba naman talaga ang kaligayahan nung nagbibigay ka kaysa ikaw ang binibigyan, yung tumutulong ka kaysa ikaw yung tinutulungan, yung nagpapatawad ka na lang, yung nagmo-move on ka na lang kaysa nagkikimkim ka ng galit sa puso mo, yung ikaw ang naglilingkod kaysa sa ikaw yung pinaglilingkuran, yung ikaw yung nagpapakabuting tao kaysa sa nananatili ka sa kasalanan. Iba yung kaligayahan na ibibigay niyan. Ngayon, kung hindi ka makarelate much sa sinasabi ko sa ini-enumerate ko, ano nga ba yung kaligayahan na sinasabi ni Father? Eh baka nga nahirati na tayo sa alok na delights and pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo. When I say pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo, hindi lang ito yung pagiging makasalanan, ha? Kundi yung pagiging makamundo. Kasi po pwedeng wala ka namang ginagawang kasalanan, pero alam mo yun, parang nahihirati ka sa kaligayahan na ibibigay ng mundo. Hindi mo na nile-level up yung desire mo. Natatandaan mo nung bata ka, iba yung mga priorities mo sa buhay. Nung maliit kang bata, hanggang sa mag-elementary ka, mag-high school ka, at ngayon ay adult ka na. Ako lang eh. Ako lang kuminsan, kapag lalakad at nakabihis yung mga kasama ko, gusto kong magbihis ng nakapustura. Dami kong damit. Mga binili ko dati. Ang tagal-tagal kong mamili. Mag-e-end ako, naka-t-shirt lang na puti. At ang favorite ko ng pinupuntahan, mapunta man ako ng SM. Dati ang dalas, ngayon napakadalang na. Ang favorite kong pinupuntahan, our home. O kaya, yung Ace.
Ibig sabihin nun, tanda ka lang talaga. Pangbahay na yung pinupuntahan mo eh. Ibig sabihin, nag-i-improve yung desire mo. Mahirap yung matanda ka na, yung desire mo pang bata pa rin o alam mo yun, pang teenager pa rin. Yun eh. Kung umuulad tayo ng ganon bilang tao, umuulad din tayo dapat ganon bilang Kristiyano. Sana hindi tayo masanay sa buhay na ganito lang. Yung buhay na nakararaos lang. Kahit na hindi kayo gumagawa ng malilaking kasalanan o karumaldumalang kasalanan. Kasi tandaan mo na ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasaya. Yung buhay na sinasabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, nag-uumapong na kaligayahan. Yung buhay na sinasabi sa Salmo 16:11, fullness of joy in your presence at your right hand, happiness forever. Sana huwag tayong makontento ng ganyan na lang. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundo, may plano at may plano ang Diyos para sa atin. At sigurado ko, kaakibat ng mga magagandang planong yan ay yung mas maging masaya pa tayo sa buhay na makakamit lamang natin talaga kung tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Sino po dito ang malungkot dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan? While normal lang namang malungkot, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo. Sa mundo. Sa kasalanan. In the end, only three things will last. Faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan. Pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. Inasmuch as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot, ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pag-asabi niya sa atin, huwag tayong matatakot, ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaliktad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa ating huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng Diyablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga, yan ang magkukublis sa atin, yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plan ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod
ng lungkot at takot na ipinapalandra ng demonyo sa atin. Kaya sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus Kristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairali natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng nagsabi sa ating hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi paghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong pinitawan.